Sa paglipas ng panahon, marami na tayong napagdaanan. Mga masalimuot na nakaraan at masasayang alaalang hindi malilimutan. Hindi man natin maibabalik ang ating kasaysayan, pwedeng-pwede naman natin itong sariwain sa ating mga isipan. Kaya tara at ating alamin ang mga mahalagang kaganapan sa araw na ito mula sa ating kasaysayan. December 10, 1898, nilagdaan ang Treaty of Paris o ang Kasunduan sa Paris na kung saan nakasaad dito ang pagpapalaya sa bansang Cuba, ang paglipat sa pamumuno ng Estados Unidos sa mga bansang Puerto Rico at Guam, at ang pagbili sa bansang Pilipinas mula sa Espanya sa halagang $20 million ng Estados Unidos. Ang kasunduang din ito ang nagtapos sa digmaang Espanyol-Amerikano. Carrier planes of the 3rd Fleet on the 13th and 14th of November attacked enemy shipping in Manila Bay, airfields and other installations on Luzon Island, including the Cavite Naval Base. December 10, 1941, isa ang Sangley Point sa Cavite sa mga unang binomba ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig na siyang nagdulot ng labis na pinsala sa malaking bahagi ng Cavite Navy Yard. At nang masakop ng mga Hapon ang Cavite noong 1942 ay inayos at pinalawak pa ito ng mga Hapon para gamitin sa pagkukumpuni ng kanilang mga barko at para sa daloy ng kanilang mga supplies. At muli lamang itong nabawi noong 1945 sa pamamagitan ng mga pinagsanib na puwersang Pilipino-Amerikano. Pero matapos lang ang ilang segundo, bigla na lang itong bumulusok sa mga bahayan sa Better Living Barangay Don Bosco sa Parañaque City. Na agad sinunda ng malakas na pagsabog, dahilan para magliab ang pinagbagsakan nito na isa pa naman ding slum area. December 10, 2011, nang bumagsak ang isang twin-engine Beechcraft Queen Air Light Aircraft sa isang squatter area sa Parañaque. Ang pagsabog gawa ng impact ng pagbagsak ng eroplano ang naging sanhi ng pagkasunog sa tinatayang kalahating ektaryang kabahayan. Ang insidenteng ito'y nagresulta sa pagkamatay ng 14 katao kasama na ang 3 sakay ng eroplano at may 20 pa na sugatan.